Hello mga boss, welcome back again sa aking channel. Sa video na ito ay magbabahagi na naman ako ng dagdag kaalaman, lalong lalo na sa mga baguhan pa lang na fabricator at naghahanap ng idea kung paano gawin at paano i-calculate ang 45 degree offset. Meron tayong dalawang klaseng paraan kung paano ito i-calculate ang 45 degree offset. So mga boss, kung ikaw ay baguhan pa lang at naghahanap ng idea kung paano, panoorin mo lang ang video na ito at tapusin mo hanggang dulo. At sigurado akong mayroon kang makukuhang idea at aral kung paano ito gagawin. Bago tayo magsimula, kung bago ka pa lang dito sa aking channel, ay huwag kalimutan mag-subscribe at i-like at i-click mo na rin yung notification bell para ma-update ka lagi sa aking mga bagong videos na i-upload. So tara, start na tayo. So yan mga boss, tuturo ko po sa inyo kung paano mag-calculate ng 45 degree offset. So yan ang example ko. Calculate natin yan mamaya. At ito yung pipe na i-example natin, 6 inch pipe, at saka yung 45 degree na elbow, 6 inch din, at saka yung take off niya, 45 elbow take off is 3.75 inches. Kung i-convert naman natin sa millimeter is 95.25 mm. So ito mga boss, meron tayong dalawang klase kung paano ito kukuhanin, kung pa mga paraan kung paano i-calculate yung ating 45 degree offset. May nakasulat dyan na example natin is itong rise niya is 1500 mm, at saka dito naman sa run is 1500 din kasi 45 degree elbow itong dalawa. Calculate natin kung paano natin makuha itong center sa elbow dito at saka center dito, kung ilan yung travel niya, pinaka-travel niya dito. So i-calculate natin yan. So ang gagamitin natin yung ating formula ng Pythagoras theorem. Yan, kung ating natatandaan ay atin naman itong leksyon nung nag-aaral pa tayo sa high school, kung hindi nyo nalilimutan, ito yung Pythagoras theorem. Yan. So a squared plus b squared equals c squared. So yan. So ito, bali ito ating a. Yan. At ito namang ating run is ito yung ating b. So yan. Gumawa ako ng isang triangle dito. So bali ito ay 1500. At ito naman ay 1500 din. Ayan. So kukunin natin itong travel niya dito. So bali ito yung 90 degree. So yung opposite niya dito, ito yung kukuhanin natin, ito yung tinatawag na hypotenuse. So yan, sa Pythagoras theorem, ito naman yung adjacent niya at saka ito yung opposite niya. So depende yan sa dalawa, pwede itong maging opposite, pwede din itong maging adjacent. Pwede yan magkapalit yung dalawa. So ito namang hypotenuse ay always have hypotenuse yan, which is ito yung pinakamahaba na measurement. I-calculate natin kung paano ito natin gagawin. A squared plus B squared equals C squared. So ito ang gagawin natin, 1500 squared plus 1500 squared equals, so ito yung ating kukuhanin na answer, ito yung hahanapin natin, equals C squared. So ang 1500 squared is, kung mayroon kayong calculator dyan, i-calculate nyo lang,
is 25 at 225,000. Yan yung squared ng 1,500 plus ganun pa rin 225,000. So ang answer niya is 45,000. Yan yung ating answer sa letter C. Para makuha natin yung kabuuang answer niya, kuhanin natin yung square root nitong 45. Yan. 45,000. At saka yung answer niya is 2,121.32. So yan na yung ating answer dito. 2,121.32. So ganyan lang pagkuha, pag-calculate ng 45 degree offset gamit ang Pythagoras theorem. So yan, tatandaan lang natin, kahit hindi 45 yan, kahit 60 degree, 30 degree, kahit magkaiba yung number dyan, gagamitin nyo lang ang formula na ito, a squared plus b squared equals c squared, ay makukuha nyo pa rin yung travel dito. So ito na yung answer natin is 2,121. So mm yan. So simula dito sa center hanggang sa center din dito sa kabilang elbow, ayan na yung travel nya is 2,121. So kukunin naman natin yung ibang paraan kung paano natin kukuhanin itong travel. So ganito lang, yung 45 degree natin, yung sine sa ating 45 degree is equal to 0.707. yan, ang bawat sine ng ating elbow is 707. Yan, so dalawa yan, so time it, kung i-times 2 mo yan ay lalabas na 1.414, constant ng ating 45 degree offset, 1.414 sa dalawang elbow. So kung kukuhanin mo naman itong 2,121, yung 1,500, i-multiply mo lang sa 1,414 is equal to 2,121. So parehas lang sila ng resulta kung gagamitin natin ng Pythagoras theorem. So kung magkaiba naman yung ating number sa ating rise at saka sa ating run, ay gagamitan na natin ng Pythagoras theorem, kasi hindi natin siya pwedeng i-multiply sa 1.414 kasi constant lang ng dalawang 45 elbow yan. So kung kunyari ito ay 1,500 at ito naman ay 1,000, so itong gagamitin natin, itong a squared plus b squared equals c squared. So ganyan lang kadali ang pagkuha ng 45 degree offset. So kung so ito na yung ating travel. So yan, simula sa center ng ating elbow at simula din naman ng center dito sa baba ng ating elbow, center to center is 2,121. Yan na yun ang ating travel. Kukuhanin naman natin yung length ng ating pipe na ating kakatingin simula rito hanggang dito. I-minus nyo lang itong take off ng ating dalawang elbow.
Yan, yung take off nito at saka yung take off nito i-minus natin sa 2121. So ito yung ating take off. Yan, 95.25 mm. So dalawa yan. So magiging 190.5 yung ating elbow. Yan, so 190.5. So 95.25 plus 95.25 is 190.5. So i-minus natin siya haba dito. 2121. So ito yung answer niya, 1930.5 mm. Yan. So ang haba nito is 1930.5. So ito yung haba niya. Yan. So yan. Yan na yung haba na inyong kakatingin na pipe. Pagka idugtong nyo na yun sa 245, ay ito na yung magiging resulta niya, 2121. So ganyan lang kadali ang mag 45 degree offset. So yun lang mga boss, ganun lang kasimple at ganun kadali ang pagkuha ng calculate ng 45 degree offset. Sundan nyo lang yung aking mga ginagawa at siguradong makukuha nyo ang napakasimpleng calculation. Ito ay napaka-importante para sa ating trabaho, lalo-lalo na ikaw ay kagaya ng trabaho ko na isang fabricator, ay dapat mo itong malaman. So, mga boss, abang-abangan nyo lang yung aking mga susunod pa na mga videos. At kung ikaw ay interesadong matuto sa fabrication or pipe fitter, ay panoorin mo lang itong mga videos ko at siguradong meron ka ng matutunan about sa fabrication. At kung ikaw ay nangangarap na mag-ibang bansa at mag-apply ng isang pipe fabricator o pipe fitter, sundan mo lang ang aking mga videos at panoorin mo. At marami kang makukuha na mga ideas kung paano gawin ang mga calculation, lalong-lalo na kung ikaw ay isang fabricator. So yun lang mga boss, sana ay naunawaan nyo ng mabuti yung aking mga paliwanag at sana nakatulong sa inyo ang video na ito. So maraming salamat sa inyo mga boss. Thank you.